Maligayang pagbabalik sa Knowledge Work. Sigurado akong lagi mong pinapangarap na magkaroon ng totoong kapangyarihan sa buhay. Pero iniisip mong ang mga kapangyarihang iyon ay nasa kathang isip lamang. Handa ka na ba para sa mga taong ito na sirain ang iyong pangunawa sa realidad ng permanente? Ang mga taong susuriin natin ngayon ay ang mga nadalay sa aksidente. Ngunit ang mga aksidenteng ito ang nagbigay sa kanila ng tunay na kapangyarihang tulad sa mga superhero sa tunay na buhay. Mula sa isang lalaking nagising bilang isang genius sa math matapos magkakonkasyon, hanggang sa isang batang tinamaan ng kidlat ngunit mula noon ay nakakakita ng perpekto sa dilim. Si Jason Paget. Sa halos kalahati ng buhay ni Jason, malayo ito sa akademiko. Hindi niya talaga na-enjoy ang pag-aaral. Sa halip, mas gusto niyang mag-party, mag-hangout, at mag-enjoy. Palaging boring at walang saysay ang tingin niya sa mathematics. Pero noong Friday the 13th ng 2022, nagbago ng permanente ang buhay ni Jason. Habang palabas siya ng isang karaoke bar kasama ang mga kaibigan, bigla siyang binugbog. Maraming beses siyang sinuntok ng ilang kriminal sa ulo. Ninakawan din siya. Nagkaroon siya ng concussion at dinala sa malapit na ospital. Pero pagkalabas niya sa ospital at pagbabalik sa bahay, napagtanto niya na hindi na siya ang dating Jason. Bigla na lamang niyang nagsimulang makakita ng mundo tulad ng isang lumang computer game. Lahat ay nagkakapiksel at nakikita niya ang mga bagay-bagay na geometric. Nagsimula rin siyang magtanong-tanong tungkol sa mga bagay tungkol sa mathematics at physics. Naghanap siya ng impormasyon tungkol sa mga fractals sa internet at napagtanto niyang nauunawaan niya ang lahat ng iyon, kahit na hindi niya ito sinuri sa paaralan. Saan man tumingin si Jason, nakakakita siya ng mga fractal. Ang mga fractal ay mga walang hanggang hugis, na napakakomplikado. Maaari kang lumalim at lumalim sa mga ito, pero patuloy lamang ang kanilang pagkakomplikado at hindi nagtatapos. Nagsimula si Jason na gumuhit ng mga fractal na kanyang nakikita, at sa loob ng ilang buwan, libo-libong mga guhit ng mga bilog at fractal ang kanyang nagawa. Kayang i-visualize ni Jason ang isang matematikong formula sa kanyang isipan at isagawa ito sa papel. Nakakakita rin siya ng mga ekwasyon at maipapakita niya ang mga ito sa isang graph. Kaya niyang i-visualize lahat ng stuff sa kanyang utak at isulat sa papel para makita ng lahat. Yung bogbog na nakuha niya ng Shy Hold the Pin ang naging dahilan kung bakit siya naging henyo sa matematika. Sa huli, nabigyang pansin ito ng media. Naglakbay siya sa Aalto University sa Helsinki, at doon kinuna ng scan ang kanyang utak ng mga dalubhasa. Napagtanto nila na mayroon siyang access sa mga bahagi ng utak na hindi karaniwang ma-access ng karamihan ng tao. Gumagana rin ang kanyang visual cortex kasama ang bahagi ng utak na gumagawa ng mga kalkulasyong mathematics. Ibig sabihin, literal niyang maipapakita ang anumang matematikong ekwasyon at malulutas ito sa totoong oras. Siya ay na-diagnose na may acquired savant syndrome. Ito ay isang kondisyon kung saan ang isang tao ay mabilis na nagkakaroon ng kaalaman sa isang larangan. Ito ay maaaring mangyari kapag may abnormal na pangyayari sa utak, halimbawa, pagkuha ng operasyon sa utak o pagkakaroon ng concussion. Si Ben McMahon. Para sa isang Westerner, ang Chinese ay isa sa mga pinakamahirap na wika na matutunan. Ang pagsusulat nito ay napakakomplikado. Mayroon din mga salita na nagkakaroon ng iba't ibang kahulugan kapag iba ang pagkasabi, at kailangan ng maraming taon para sa mga taong magaling sa pag-aaral ng mga wika upang matutuhan ng maayos ang Chino. Pero hindi iyon ang nangyari sa isang Australianong lalaki. Noong 2015, nabangga si Ben ng isang kotse. Matapos ang aksidente, siya ay nasa koma ng mahigit isang linggo. Ngunit nang magising siya, nagulat si Ben at ang kanyang nurse. Iyon ay dahil bigla na lamang nagsalita si Ben ng perpektong Chinese. Wala talaga si Ben sa loob kung paano bigla niyang natutunan ang pagsasalita at pagsusulat ng Chinese. Humiling siya ng papel at ballpen sa kanyang nurse, na walang kahirap-hirap. Sumulat siya, "Mahal ko ang aking nanay. Mahal ko ang aking tatay. Ako ay gagaling ng perpektong Chinese." Wala talagang paliwanag ang mga doktor niya tungkol dito. Wala si Ben o ang kanyang mga magulang na nag-aral o nagsasalita ng Chinese kailanman. Inabot si Ben ng 2 o 3 araw para maalala kung paano magsalita ng Ingles, pero sa buong panahong iyon ay marunong siyang mag-Ingles. Hindi talaga worth it ang panganib, lalo na't hindi ito nangyari sa sino man maliban kay Ben. Sinasabi ng mga siyentipiko na ito ay isang medikal na misteryo. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin nyo na mag-subscribe at i-press ang notification bell. Totoo namang nakatutulong ito sa akin. Si Tony Sicuria. Si Tony Sicuria ay isang normal na lalaki na naninirahan sa Albany, New York. Ngunit isang araw noong 1994, nagbago ng permanente ang kanyang buhay. Tumatawag siya sa kanyang ina mula sa isang payphone. Pero doon, mula sa loob ng metal at salamin na kahon ng payphone, nakita niya ang isang malaking bagyo sa langit. Lumakad siya ng isang hakbang at bigla siyang tinamaan ng kidlat. Tumigil ang kanyang puso.
pero swerte naman at ang babae na naghihintay sa likod niya para gumamit ng payphone ay isang nurse at siya ay nagawa nitong maibalik ang buhay ni Tony sa mismong lugar. Ilang linggo ang lumipas, bumisita si Tony sa isang neurologist dahil may problema siya sa memorya. Walang kahit anong kakaibang nakita sa mga brain scan. Pero ilang araw, naramdaman ni Tony ang kakaibang pakiramdam. Bigla siyang nagkaroon ng matinding pagnanais na makinig ng ilang piano music, kahit na dati nakikinig lang siya ng rock and roll. Nag-umpisa rin siyang bumili ng mga music sheet. Napag-unawa niya ang mga nota at kung paano ito maririnig. Alam niya agad ito kahit hindi pa siya nagpa-piano dati. Simula noon, siya ay nagsimulang mag-compose ng mga pyesa sa piano. Alam niya kung paano ito maririnig sa pamamagitan ng pagtingin lamang sa mga nota sa papel. Siya ay na-diagnose na may acquired savant syndrome at hanggang ngayon ay magaling pa rin siyang mag-piano. Si Orlando Cero. Si Orlando Cero ay tulad lamang ng ibang tao. Iyon ay hanggang sa 17 ng Agosto, 1979. Naglalaro siya ng baseball nang tamaan siya ng bola sa ulo. Siya ay 10 taong gulang lamang noong nangyari ito. Ibig sabihin, hindi pa lubos na na-develop ang kanyang utak. Matapos siyang tamaan ng bola sa ulo, hindi siya humingi ng anumang pangangailangang medikal. Sa simula, marami siyang nararanasang sakit ng ulo, pero hindi nagtagal na wala ito. Subalit ang dumating ay ang kakayahan na mag-perform ng napakakomplikadong mga kalkulasyon sa kanyang isip. Naaalala niya ang panahon, kung saan siya at kung ano ang kanyang ginawa sa anumang araw. Ang memorya ni Orlando ay halos superhero. Ginawa ng mga siyentista ang maraming MRI test kay Orlando, at sila ay nag-diagnose sa kanya ng acquired savant syndrome. Si Derek Amato. Noong si Derek ay 39 na taong gulang, siya ay lamusong sa isang swimming pool, ngunit masyadong mababaw ito at nabangga niya ang kanyang ulo. Hindi talaga isang matalinong galaw, ngunit ito ay ginawa siyang isang henyo. Sa simula, siya ay nagkaroon ng malubhang concussion at nawalan din siya ng 35% ng kanyang pandinig. Ngunit matapos siyang gumaling mula sa konsusyon, siya ay nagsimulang makakita ng musika. Ang musika ay nagsimulang punuin ang kanyang isipan at siya ay nakakakita ng mga itim at puting kwadrado na kumakatawan sa mga piano keys. Siya ay nakakapagsulat ng musika para sa piano at nakakapagpatugtog nito kahit na hindi pa niya ito naipapakita noon. Na-diagnose si Derek na may synesthesia. Ito ay isang espesyal na anyo ng pag-sense. Sa kaso ni Derek, ito ay musika. Si Adroa. Noong 2019, isang grupo ng mga bata ang naglalaro ng football sa Uganda. Kasama sa kanila ay ang 13 taong gulang na si Adroa. Bigla, nagsimulang umulan ng malakas at si Adroa ay naghanap ng masisilungan sa ilalim ng isang kubo na yari sa damo, subalit doon, tinamaan ng kidlat ang kubo. Dinala si Adroa sa malapit na ospital, ngunit hindi nagtagal na napagtanto ang pagkakaiba ni Adroa. Hindi na kulay brown ang kanyang mga mata, ngunit ngayon ay ang kulay nito ay kumikislap na asul, at makikita rin ang kanyang mga ugat sa pamamagitan ng kanyang balat. Ito ay dahil ang mga daluyan ng kanyang dugo ay nabibiyak dahil sa electric discharge. Ito ay tinatawag na Lichtenberg figure, ngunit si Adroa ay mayroon nito sa kanyang buong katawan. Katakataka, ang kanyang mga mata ay nagpapapasok na rin ng mas maraming liwanag. Ibig sabihin nito, siya ay nakakakita ng malinaw sa dilim, ngunit napakasakit para sa kanya na makakita sa maliwanag na sikat ng araw. Si Alonso Clemens. Noong si Alonso ay bata pa, siya ay nagkaroon ng malubhang pinsala sa ulo. Ito ay lubos na nagbago ng kanyang buhay. Ito ay nag-iwan sa kanya ng isang IQ na 45 at hindi niya kayang magsintas ng sariling sapatos. Ngunit ang isang bagay na kanyang kayang gawin ay ang pagbuo ng napakadetalyadong mga hayop na hugis mula sa clay. Siya ay kayang tingnan ang anumang hayop ng mabilisan at pagkatapos ng hindi hihigit sa 20 minuto, gumawa ng isang kamanghamanghang 3D na eskultura ng hayop. Ang mga ito ay laging eksaktong tama, kahit na hindi pa niya nakita ang hayop dati. Wala siyang ideya kung paano niya magagawa ito ng ganitong bilis at katumpak. Si Tommy McHugh. Si Tommy ay isang manggagawa sa construction sa maraming taon, ngunit nang siya ay nasa 51 taong gulang, siya ay nagkaroon ng dobleng aneurysm at stroke. Siya ay napasama sa coma ng isang linggo, ngunit nang siya ay magising, ang kanyang utak ay puno ng mga tugma, imahe, at larawan. Bigla niyang naramdaman ang kahalintulad na pagnanais na magpinta ng mga larawan at sumulat ng mga tula, isang bagay na hindi pa niya nagagawa noon. Siya ngayon ay isang napakatanyag na pintor at makata. Malungkot na pumanaw siya noong 2012, ngunit bago siya pumanaw, sinabi niya, "Ang aking 2 stroke ay nagbigay sa akin ng 12 taon ng kamanghamanghang pakikipagsapalaran. Ito ay isang bagay na walang sino man ang inaasahan mula sa akin."
ngunit ngayon ay panahon na upang mapakinggan ang iyong boses. Magkomento sa ibaba kung mayroon kang kapangyarihang pang superhero. Anong kapangyarihang iyon? Salamat sa panonood. Mag-iwan ng like kung nasiyahan ka at kung hindi mo pa nagawa. Ano pa ang hinihintay mo? Mag-subscribe na sa KnowledgeWorks.